Ito ay for my education, tanong ko lang si Sergeant Michi Perez. Ilang taong ka ng pulis? Mag-14 years, sir, sa... Ay, nag-14 years, sir, noong July 1. Sa loob ng 14 years, yung pagsisipagsirbisyo bilang pulis, ilang beses ka na nagkaroon ng inkwentro? Pangalawa to, sir. Pangalawa? Yes, sir. Yung una, saan nangyari? Sa barangay Lipahan din po, sir. Ah, doon din, sa lugar na kung saan nangyari. So, halos parehas ang pinangyarihan? No, sir, magkalayo, sir. Magkalayo? Same barangay lang, sir. Same barangay, pero magkaibang lugar. So, doon sa unang inkwentro, namatay ba yung suspect? Yes, sir. Yung pangalawa, namatay din? Yes, sir. Okay. Yung unang inkwentro mo, ano, Sarge, saan ang tama nung victim? Sir, hindi ko na, sir, matandaan. Hindi ko, sir, matandaan kung anong year din nung encounter na yun, sir. Matagal na, sir. Eh, 14 years ka pa lang sa police, di ba? So, ibig sabihin, yung first na insidente na kung saan ay nagkaroon ka ng inkwentro, hindi mo matandaan? Matandaan ko, sir, yung encounter, pero sir, yung tama, sir, hindi ko na, sir, matandaan, sir. So, hindi mo matandaan yung unang encounter mo kung saan ang tama nung victim? Opo, sir. Oh, yung bang victim, lumaban ba? Yes, sir, armed encounter, sir. So, armed encounter yon. Anong circumstance? Para lang ma-educate kami, ano, Sarge. So, yung first encounter mo, ikaw ay nag-conduct ng bypass din. Yes, Your Honor, sir. Anong taon yan? Hindi ko, sir, matandong. 2016, para 2016. 14 years ka pa lang sa police. Yung ganyang mga klaseng inkwentro na kung saan may namamatay, imposibleng makakalimutan mo yan, Sarge. Ang ibig mong sabihin, hindi mo matandaan kung ano yung sirkumstansya ng inkwentrong nangyari sa buhay mo bilang isang police? Sir, tanda ko, sir, yung sa encounter. Pero, sir, yung sa tama. Kasi pag... Hindi naman tama na yung ano ko eh. Yung tanong ko eh. Di ba? Ang tanong ko sa'yo, nagkaroon ka mo ng inkwentro. Di ba? So, dun sa inkwentrong yon, sabi mo, nag-conduct ka rin ng bypass. Tama? Yes, sir. So, yung suspect, ikaw ba mismo ang nag-conduct ng bypass? Bali, sir. Isang team kami, sir. Isang team. So, nung binypass niyo yun, bumunot ng baril? Yes, sir. Ilan kayo na lumapit sa kanya? Sir, isipin, hindi ko, sir, na mga ano. Ang dami ko na, sir, na bypass operation, sir. Pero sa dami ng bypass mo, dalawa lang ang may inkwentro. Yes, sir. Tama? At saka mukhang ano yan eh. Sige, mamaya, tanongin mo, isipin mo mabuti, tandaan mo mabuti kung ano yung nangyari nung first encounter mo. Dito naman tayo sa pangalawang inkwentro. Bypass din ang ginawa mo? Yes, sir. Okay. Ikaw ang lumapit sa suspect? Yes, sir. Sino kasama mo? Ang main backup ko, sir, ay si Police Corporal La Rosa, sir. Pero malayo-layo, sir, sa akin. Bumaba na, sir, ako sa ano eh. Sa motor. Okay. Yan bang, doon ka ba nakatira? Saan ka nakatira? Sir, taga Quezon, sir, ako, sir. Quezon ka? Yes, sir. So, posible na yung mga taga doon sa barangay na yon, sa Quezon, sa Chaong, ay nakakakilala sa'yo bilang isang police? No, sir. Sariyaya po, sir, ako. Sariyaya ka? So, ibig sabihin, kasi may nangyari na sa'yo ganong inkwentro doon, halos malapit din doon sa lugar na yon eh. So, maring sumika doon sa lugar nyo na ikaw ay isang police at you cannot and will never be trusted na mag-conduct ka ng bypass kasi makikilala ka na kagad eh. Di ba? So, nung lumapit ka sa suspect, pakikwento mo nga ano nangyari. Lumapit ka sa suspect? Lumapit, sir, ako sa suspect, sir. Binigay ko, sir, yung 500 pesos, sir, na usapan namin, sir. Nasaan siya? Nakasakay sa kotse? Sa bisikleta? No, sir. Bumaba, sir, siya sa motor, sir. Bumaba siya sa motor, lumapit siya sa'yo. Kapo, ikaw lumapit? Ako, sir, ang lumapit, sir. Okay. Wala. Yung motor, sir, hindi na siya, sir, na doon sa may motor niya. Ako na, sir, ang lumapit. Pagdating namin doon, sir, sa area, andun na, sir, siya eh. Okay. Inabot mo yung 500? Yes, sir. Pagkatapos? Binigay, sir, sa akin yung basura, sir. Okay. Pagbigay sa'yo, gano'n siya kalapit sa'yo? Or malapit lang, sir, ang distansya eh. Parang ganyan na lang kami, harapan lang na ganyan. Okay. So, inabot mo, binigay niya sa'yo yung drugs? Yes, sir. Yung basura, sabi mo, di ba? Binigay niya sa'yo yung drugs. Pagkatapos, anong ginawa mo? Di, sir, ay tinanggap ko, sir, yung pagkatanggap ko, sir, ng basura. Chinek ko, sir, kung ano, kung basura nga, kung shabu nga, sir. Sir, positive. Oh. Nung pag nilagay ko, ano ko, sir, yung basura ko, yung basura galing sa kanya. Tanggal ko, sir, si sombrero ko, sir, para yun, sir, yung ano, napag-usapan, sir, namin na pre-arrange signal, sir, eh. Pagkatanggal ko, sir, lumingon, sir, ako dun sa mga kasama ko. Paglingon ko, sir, lumingon din siya, sir. Pagka, ano, sir, napamura pa, sir, siya, eh. Tapos bunot niya yung baril. Agwat sir ako, magwat ako, sir, eh. Atras, sir, ako.
Ayun, sir, nagbiglaan na kami. Pinutokan niya ako, sir. Napilitan na, sir, akong gamitin yung isang firearm ko, sir. Ano yung firearm mo? Glock 17, sir, 9mm, sir. At yung gamit ng suspect, ano? Ano, sir? Revolver, sir. Revolver. Yung pinakita kanina sa litrato. Yes, sir. Ano ba siya? Kaliwete o kanan? Sa pagkakita ko, sir, ay kanan, sir. Paano siya bumunot nung nakita mo? Ha? Saan niya binunot? Sa harap? Sa likod? Sa gilid? Sa ulo? Sa... Para, sir, dito sa kaliwa, sa may kaliwa niya na eh. Papaganyan. So, kaliwa ng parte ng katawan niya, binunot. Yes, sir. So, in, sa madaling sabi, siya ay kanan. Yes, sir. Yun ang pagkakatanda mo. Yes, sir. Okay. Ikaw, ano ka? Kaliwete o kanan? Kanan, sir. Kanan. Dumistansya ka, matras ka, pinutok mo. Yes, sir. Bago pa siya nakapaputok? Hindi, sir. Nauna sir siya magpuputok, sir. Kaya ako lang, sir, siya pinutokan, nauna sir siya magpumutok. So, saan mo siya tinira? Sir, sa lower part, sir, nung katawan niya sa paa. Hindi ko pa nga alam, sir, kung tinamaan. Eh, nakita ko lang nung bumagsak na si ano eh. So, si... nung tinira mo, tinamaan sa paa, tumumba siya? Yes, sir. So, ang baril mo, anong baril mo? Glock 17, sir. 9mm. So, 9mm yon. Okay. So, yes, sir. One last question, Your Honor, if I may. Just para lang, hindi ko lang makalimutan. Doon ba sa... Ito bang si Brian... Yung victim ba ay nasa OB ba ng drug enforcement group ng Quezon? Sir, wala pong OB o order battle, sir. Oh, nasa ano ba siya? Listahan ba siya ng mga known pushers o nasa watchlist ba siya? Sir, hindi ko po ano dahil Quezon na, sir, yun eh. Alam mo, ba't ka nag-operate? Unang-una may coplan yan. Okay. Meron yan summary of information, may SOI yan. Dapat hindi ka nag-operate. And according sa Barangay Lipahan, hindi nakalista si Brian Laresma sa watchlist ng PIDEA. Alam mo ba yun, Sergeant Michi Perez? No, sir. Di mo alam. O di, hindi ka nag-coplan. Which is a requirement for the bypass operation. Correct? Tama, Michi? Yes or no? O, di ba, pag magkukunta kayo ng operation, meron kayo sinasubmit na coordination, na coplan? Tsaka bypass din eh. Alam. O, di ba? Meron? Coordination lang, sir. Tsaka pre-operational procedure, sir. Oo, saka SOI. Yes, sir. O. Di ba? Eh di dapat inano mo, kasama ba ito sa mga watchlist? Ba't natin babayin ba kung hindi kasama sa watchlist? Tsaka paano niya na-identify na may dalang droga yun kung hindi niya kinasing yun, hindi niya pinag-aralan yun? So alam mo, bata ka pa para makalimot ka sa mga nang pangyayari. Alam mo yung mga ganyan, may barel, unang pumutok, kumita na yan eh. Alam din ng mga superiors mo, alam ni Captain, ano ba to, si, alam mo rin yan, Cap eh. Diba? Kaya nagbibigay ng masamang imahe ang ating organisasyon ng Philippine National Police because of incidents kagaya ng ganito. Eh wala naman siya sa listahan ng drug watch list. Wala naman siyang previous records na siya ay gumagamit o nakapagbenta. Eventually, nagkaroon ka ng operation. Sinabi mo na drug bust o buy bust ito. Alam ba ni Captain Makaraigan? Yes, sir. Yes po, sir. So, alam mo na nasa watch, wala sa watch list si victim, si Laresma. From the source lang po, sir, sa asset. Saan? Sa Alpha, sir. Yung ang nakuha ko po, sir, pinaka yung information po. Oh, pero pagka bypass may pre-ops yan, di ba? Yes, Your Honor. Okay, yung pre-ops ba, basihan mo yung information galing sa asset? Doon lang po sa asset. Matagal ka na bang pulis, ano? Captain Makaray? Yes, Your Honor. Oh. Police Master Sergeant po. Master Sergeant. Oh, well, promoted ka na. Pinromote ka kagad ni Congressman Dan Fernandez. De, ang punto ko dito, Mr. Chair, Your Honor, is that yung mga drug suspects, yung mga nasa watch list, yung mga kinokondaka ng bypass operation, may mga previous records yan. Di ba? Yes, sir. Okay. Dahil kung may mga previous records yan, alam mo, na posibleng may laman yan. Ibig sabihin, may dala yan. Yes, sir. Di ba? Oh, ngayon, yung kwento dun sa affidavit ng kapatid ng victim, sinasabi niya na mayroong pera na inabot siya pambili ng solar, ano yun? Solar electric fan. Oh, solar electric fan. Gano'ng karaming shabu nakita mo dun? Nakuha mo sa kanya? Bali po, hindi po ako nakakuha, Your Honor. Oh. Si sige, gaano karami? Peris po. Mahigit, sir, 4 grams, sir. Mahigit 4 grams. Yes, sir. Okay.
4 grams kakapalit ng buhay ng isang tao. Nakakadalawang puntos ka na, ano eh, Michi eh. Diba? So, karami, ano, bypass din yung first encounter mo, diba? Yes, sir. At manlaban din? Yes, sir. So, yung kwentong yan, medyo, ano yan eh, medyo, alam naman na, alam mo, if I may, congressman, I'm running out of words to say. Kasi, I just wanted to explore that issue, no, as well, ano, kasi parang medyo familiar din ako doon sa issue yan. Michi, kasi ano, no, bro, sandali lang, salamat. Kasi, babalikan natin issue yun, sinasabi mo na meron din nangyaring bypass operation. Nung, kanina sinabi mo, hindi mo tandaan, pero something like 2016, di ba? Is that a legitimate bypass operation? Was that recorded sa ating police station? Yes, sir. Are you sure? Yes, sir. Michi, huwag kang magsisinungaling, ha? Was there a case filed against you about this operation? Sir, yung sa motopropio, sir. Meron? Yes, sir. Pero, am I right that the person that was killed during that time, ang pangalan niya is Adan? Is that correct? No, sir. Sino, anong pangalan nung napatay? Ronilon, ano ka lang, sir? Villalobos, sir, ang apelido, sir. Villalobos? Villalobos, sir. So, hindi ito yung Adan. Iba pa yung Adan. Sir, hindi ko, sir, kilala yung Adan. Hindi mo kilala Adan. Okay. Later on, we will be inviting those people as well, no? Kasi napanood nila yung ginagawa natin, eh. And there are two personalities who contacted us that you have the same kind of bypass operation, allegedly, that was conducted. But for the meantime, I will be yielding my the time of... are you done, Congressman Barbers? Yes, not yet? Yes, I am. You are done. I yield to...